lahat. Ngayon, sobrang ano na, patapos na ang ECQ dito sa Paranaque. And sobrang nakakatuwa dahil sa narinig kong balita, hindi ganun kataas na yung cases na meron. Sorry guys, medyo maingay kasi nasa kusina ako. Dahil ngayong araw na to, gagawa ako ng makakain ko lang, yung pika-pika lang. Kasi, as you all know, sa mga nagsubscribe niya sa akin dati, ako po talaga ay, I'm trying to live a healthy life. So, ayoko na sana, as much as possible, ayoko na kumain ng fast food, ayoko na kumain ng junk food. So, at least kasi minsan pag hindi ako kumakain, alam mo yun, parang may malaman lang yung junk food. Naisip ko kanina na bumili ng mga ilang ingredients lang naman para kapag kunwari sa mga pamirienda is instead na mag-junk food ako, meron akong at least masusubo. So, ayun, bumili ako ng fruit cocktail. Kasi, ayun na, mas gusto ko na kumain ng mga fruits, kumain ng veggies as much as I can. Kasi, ayun na nga, ayoko na talaga ng junk food. Honestly guys, I'm telling you, for those people who loves to eat junk food, I'm telling you, as early as now, stop it. Lahat ng sobrang masama, alam niyo yan guys. And I've learned my lesson. Because of junk food, tumaas yung uric acid ko. I got hospitalized because of that. Tapos, lumaki ako na, as in, grabe yung gain weight ko. Sobra. Kasi nga, hindi talaga siya healthy. Alam mo yun, kumain ka siguro mga isa dalawang subo just to satisfy your cravings. Ako po talaga, before, kahit walang kanin, kahit walang mga heavy food, I can live na ang kinakain ko lang junk food. Ganon. Pansit ko, noodles. I used to live unhealthy life. So yun, as I grow older, basta appreciate ko yung mga ginagawa. Sabi ko nga dati parang ang gastos, ang daming ginagawa. Pero ngayon, you know, you'll start to realize as you grow older. So ayun nga, I'm trying to make a snack para pag meron akong gusto ko lang kumain. So this is fruit cocktail. Gusto ko gumawa ng fruit salad. Binubuksan ko na yung mga lata. I'm opening Angel Condensada. Kasi ito yung mura. At saka ito lang din yung available. I was planning to buy fruits sana. Kaso, hindi naman ako sa palengke nagpunta. And as much as possible, ayokong pumunta ng palengke or ng market. Kasi nga, medyo, meron po akong history sa baga. Ang dami. Honestly, because of my unhealthy lifestyle before, I suffered. Ang dami ko pong pinagsisisihan bakit ko ginawa yung mga bagay na yun dati. So, yun lang. Ikaw, kayo, tatanungin ko, ano ba yung pinaka sa tingin nyo na susobrahan kayo na mga pinagagawa? Kasi, grabe talaga. Like, dati, I can't even be awake for 3 days. Na dare-derecho, hindi ako natutulog kasi parang ang gagawin ko, papasok ako sa gabi and then the following day, yung friends ko mag-aaya na lumabas. So, ang gagawin ko, hindi na lang ako matutulog. Siguro matutulog ako an hour, tapos maliligo, tapos lalabas and then papasok ulit sa gabi, which is very unhealthy. Sabi ko nga parang, alam mo yung kapag bata ka talaga, you'll definitely abuse your body. Pero ngayon, mapalad na tayo kasi talagang sobrang ang dami mo na naririnig na tao na they're trying to live a healthy life. And mapapaisip ka na lang din eh. Parang you would think, parang why would they do that? Parang ang sarap-sarap kumain. Pero, nakakainis lang kasi parang parang it's too late. Ang dami mo nang naramdaman bago mo pa maisip na itigil yung mga bagay na yun. And nakakatano lang kasi sabi ko nga what was I thinking before ako nag-decide? Because before ako mag-29, sabi ko, I want to change my lifestyle. I want to change the way I eat. Yung mga unhealthy lifestyle ko. Parang sabi ko, I'm getting older,
So, ayun, nag-decide ako na sabi ko, ayoko dumating ako ng 30 years old na tsaka lang ako magsisisi kapag huli na yung lahat. So, ayun nga. So, sineparate ko. I'm putting the same here down. All-purpose cream. And this one. So yun nga guys, sorry, ang init talaga. Pinaghalo-halo ko na siya. Nilagay ko na yung fruit cocktail. I add some kaong, and then all-purpose cream, condensed, and I'm gonna put cheese. Nalagyan ko ng cheese para mabalance yung tamis. Hindi naman siya sobrang tamis. And don't worry, hindi lang ito kakainin ko. Kumbaga, I'm gonna be sharing this also. Pero, ayun na nga, instead of eating ng mga junk food. Init, grabe. Nararamdaman niyo ba yung init na yun? Anyway, instead of eating junk food, let's go dun sa ano, yung alam mo, hindi mo naman ikamamatay ng maaga. Lahat, again, lahat ng sobra masama. Lahat ng sobra masama. So, yun nga, going back kanina, yung kinukwento ko, grabe ako dati, hindi ako natutulog. Bukod sa hindi ako natutulog, yung kinakain ko, sobrang unhealthy. Like, sobrang unhealthy. Like, everyday kumakain ako ng fast food. I don't eat yung mga lutong bahay na. Kasi nga, mag-isa lang naman ako dati. So, hindi na ako kumakain ng mga lutong bahay. Puro fast food. So, syempre, hindi siya healthy talaga, guys. Tapos, chichiria. Kapag nasa bahay ako, ano ba pinakamadaling lutuin? Noodles, ansik kantol. Tapos, ang kakainin mo para, ano lang, kasi pag hindi ka lumabas, buka nung chichiria na meron dun sa cabinet na pinamili ko, parang grabe, sobrang, pag naiisip ko yung mga pinagagawa ko dati, hindi ko alam ba't ko ginanod yung katawan ko. Pero ngayon, when I started to realize, you know, the value of life, na we always hear that we are the temple of God. If we don't really take care of our body, para na nating hindi pinahalagahan yung ginawa ng Diyos para sa atin. So, yun nga, sabi ko nga, parang, sabi ko, Lord, I keep on saying that I believe you, I trust you, but, you know, by the end of the day, kailangan pa rin natin may ginagawa. Kasi, lagi natin naririnig yung katagang, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya ako nag-start mag-workout. Kaya ako nag-start na i-control yung kinakain ko. Kasi nga, ang dami kong realization. Tapos kasi, just to share you, dun sa, diba sa, ano, sa previous vlog ko, nabanggit ko na I have PCOS. So, kailangan kong baguhin yung lifestyle ko talaga. Kasi, I have a dream. And you know, one of my dreams is to have my own family. Gusto ko magkaanak. You know, and kaya ko to talagang sobrang it was really hard. It was really hard, I'm telling you. It was really hard. Kaya para sabi ko, for my future daughter, for my future son, I really had to change my lifestyle kasi sa pangarap ko na gusto ko magkaroon ng sariling pamilya. Kasi they were saying na kapag meron kang ganitong situation, of course, if you're not aware, PCOS or polycystic ovary, it would be really hard for you to get pregnant kasi nga yung hormones mo, imbalance, mas malaki yung ano, male hormones mo kaysa sa female. And sabi ko, ayoko dumating yung panahon. Because I have a lot of friends. Ang dami kong mga kaibigan na nahihirapan sila mag-anak kasi mataba, kasi unhealthy. Tsaka lang,
tsaka lang nag ano, tsaka lang nagbawas nung nagpasawa na, and then hirap na magkaanak, and then I said I learned from them. I learned from them. Minsan yung mga lessons hindi mo na naman na kailangan pang i-experience pa from others' mistakes or from others' experiences. From there, dapat matuto na tayo. So, dahil sa nakita ko yun sa mga kaibigan ko, ayun, parang sabi ko, I have to work it as early as now. I have to work for it as early as now. Ayoko na nga na dumating pa yung point na nasa huli ang pagsisisi. Ayoko dumating pa sa point na pag nagkaasawa ko, tsaka ko lang marirealize yung mga bagay. So, yun ang sinishare ko sa inyo kung ano yung mga nasa isip ko, bakit bigla akong naging ganito, bigla akong naging health conscious, kasi yun talaga yung naiisip ko, nasabi ko, one day, naiyak ako, gusto ko mag-anak. Ayun na, hindi po naghihinto ako guys, pero naiyak ako, kasi dream ko talaga yun. So ayun lang naman, kaya naman, di ba nag-emote na ako? Gumagawa na ako ng sala, nag-emote ako. Kasi wag na nating hantayin na nasa huli yung pagsisisi. Na maghuli pa, na huli lang lahat. Tsaka pa tayo magsisisi. Eh, hindi lang naman to sa pagkain eh. In everything we do, gawin na natin ng mas maaga kaysa magsisisi pa tayo sa huli. So, yun. I hope you guys learned something from me. Kahit magkukwento lang ako, sinishare ko rin yung kaluluwa ko sa inyo. Sana naman may natutunan kayo. Sana lang. Honestly speaking. Sana talaga. Sana ma-realize natin lahat na huwag na nating hantayin pang huli na ang lahat tsaka pa tayo magsisa. So, yun. By the way. Naglalagay na ako ng cheese ngayon. Nilalagyan ko na ng cheese yung salad. Tapos, ayun na, ready na to, papalamigin ko na lang. So, yun guys, if meron pang mga gustong i-share, if you have anything that you wanna share na tingin mo makakatulong, makaka-inspire, makakatulong na magkaroon ng realization ng ibang tao, feel free to share your story. You know, there's a comment box below. Feel free to type your message, your story, and we would love to listen. You know, ang sarap kaya makapakinig ng mga story and inspiration from other people. No? Kasi parang yung iba, parang, okay, paulit-ulit na lang. But you know what, if you will understand, parang kung malalang sa story yung parang kuchilip. If you will listen to it, and if you will apply and have a realization, ang sarap. Kasi hindi mo na kailangan pang ma-experience yung mga bagay na yon para matuto ka. Kasi nakita mo na sa ibang tao. Diba? So, yun. Yun lang naman, guys. That's the only vlog I have for today. Pagkatapos ko nito, hiwain ng cheese. Ilalagay ko na sa Tupperware. Lahat papalamigin ko na. And then, ready to eat. Ready to eat. Oy guys, I don't think nakakainin ko to for one day, ah. No. I know, marano na to. Too much sugar. So, syempre, yung kain, yung intake ng sugar, or ng calories, ano pa rin yan, ilang pa din yan. Kaya, huwag kayong mag-alala. Hindi ko aabusuhin yung tamis nito. Kung kumain man ako nito, for sure, ang dami ko ng tubig na na-intake. At, ano, Bilang pa din. Kasi mahirap na sa mga tayo sa matatis. Salita ko ng salita rito, pero yung ako mismo sa sugar. Control na yun, guys. Control. I love you. So, yun. Share your story, guys. Feel free to comment below. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell down below for more videos. Thank you for watching. Bye!